kagad yan. Inumin ng mga may... Kita nyo to? Yung mga may inumin. Ayan. Ang dami yan. Kada... Ganun na lang. Walang pakundangan, walang pagsalang-alang sa mga may... challenge. Boy, wag mag mag-withdraw ka nga ng 15 million. Sasampal ko dun sa pagmumukha nung nagsusubog ng pera, tsaka yung nagbibilang ng pera lang. Palit muna tayo ng mga damit ha, mga ka-motivation. Ano boy, yung mga ano dyan? Ano, pinadala mo na, di ba pinag-withdraw kita ng ano? Pinag-withdraw kita ng 5 million. Aww. Oo, para pag ano mo dyan, pag sampal mo dun sa mga politiko ng ayun na ayun na masters. O diba? Tago sila kasi ng tago eh. Kapag araw na eleksyon yan, mga mukha nila naglalabasan sa tarpaulin, sa tolda, sa mga patay, sa mga pasaklalat, yan yung mga mukha nila nakahamba. Pero pagdating ng mga oras ng, oh, ng ganitong ano, alam mo, ito wala na, tatago na lahat. Hmm. Kaya nga, bibigyan ko sila ng isa-isang, ano, 5 million. Tapos saksak nila sa mga baga nila. Ayan yung mga taong nagmamalasakit sa bayan eh. Oh, kaya nga dapat nga tinatanggap nila yung hamon ni Francis Leo Marcos. Katwira nung iba na sasabihin nila ang pagtulong hindi na kailangan ipakita pa sa media o kung saan naman. Oh. Eh ganun pala eh. Eh bakit pa pagdating ng eleksyon na yung mga mukha nila ang dami-dami lahat, lahat sila nasa media. Tapos ngayon na kinakailangan na makita at least yung mga itsura nila, hindi naman sila lumalabas. Ayaw gumastos. Oh, tignan mo yung mga tao niya. Paano mo papangaralan? Paano mo sasabihin na mahal mo yung bayan mo, yung nasasakupan mo? Sa pamilyang nila, sinisolo nila yung mga kayamanan nila. Oh, paano din pagmamalaki ng mga anak nila yan? Yun ang magandang ituturo nila sa mga anak nila. Yan, magdamot sa bayan. Yan, hanggang sa mamatay na sila lahat. Diba? Oh, tayo mayaman. Tayo mayayaman naman tayo eh. Oh, wala rin naman akong ano, pero marami akong negosyo, marami akong ano lahat. Bala ko nga bilhin yung Italy tsaka yung Amerika eh para at least makarecover na sila. Wala rin akong bisyo, hindi ako nagiinom kagaya ni Bani Marcos. Ni Francis Leo Marcos. Ang bisyo ko lang, papakita ko sa'yo yung bisyo ko. Tapusin ko muna. Ito lang din yung bisyo ko. Ayan o. Oh. Kulambo, kinikis-kis ko din sa paa. Ayan. Ito yung mga video. Ito yung sakulog ko sa mukha nito. Kamotivation. Gaya yung pagpapakilala ni Francis Leo Marcos. Siyempre, hindi niya nang kailangan. Marami pong mga batikos kasi sa kanya eh. Diba? Sa paraan ng pagtulong. Talaga yung mga ugali niya ng Pilipino. No? Ganun, no? Tumutulong ka na sa lakapa lahat. Hinahanapan ka pa ng butas. Tapos, dinadown ka pa. Bakit kasalanan ba ng tao na kahit mayaman siya, yung mukha siyang duha? Hindi naman nakikita yung pagiging isang mayaman ng tao sa itsura lang. Diba? Eh, yung iba nga dyan mayaman, yung mga mukhang artista pero wala naman magawa.
Okay. Francis Leo Marcos. Oh, ako naman magkapakilala ako. Hindi ako si Francis Leo Marcos. Ang pangalan ko si Adonis Leon Marcoco. Adonis Leon Marcoco. We are a group of rich people sa Mars. So, napinadala kami rito para palala sa mga mahihinang tao. Gano'n kaya tatanga? Ha? Pera lang kasi ko. Sabi ko makita ko sa inyo pera ko. Dami kong pera. Ito. Nakita nyo to? Yung mga mahihinang nila. Yan. Ang dami yan. Kada isa nito, 100 billion billion billiones ang halaga sa Mars. Kaya dapat, yung mga politikong mga swapang tsaka yung mga walang ano, dapat doon na lang din lalagay sa Mars. Yeah. Andahan nyo na, yan ha. Nakikita nyo ha. O ito, hindi alak to ha. Barbican yan. Inumin ng mga mayayaman din to eh. Kanina lang no, na napanood ko yung panawagan ni Yorme sa ano ng Manila. Eh totoo naman talaga kasi yung naging problema sa atin eh. Pagdating sa politika, dami talaga namumulili ka hanggang ngayon. Hindi na tao yung kalaban mo, virus na. Pero yung utak ng mga hinayupak na mga politiko na ito, ng iba, hindi natin nila lahat. Ganun-ganun na lang. Walang pakundangan, walang pagsalang-alang sa mga mahihirap. Sa oras ng pagtulong. Okay? What if, yun nga yung panawagan eh, kahit 90 days man lang, kahit yung sinasabi ni Yorme, 90 days man lang magkaisa tayo para na lang sa bayan. Pero ang ginagawa ng iba, panay pa rin sariling interes. Sa panahon ngayon, wala nang oposisyon, walang administrasyon. Dahil kapag lahat ng mamamayan natin, na-infect na lahat ng COVID, wala na sila eh, wala na rin silang ba, mauubos na eh. Saan pa sila magliko? Kung ubos na lahat ng tao, lahat namatay na sa COVID. Lahat na namatay dahil walang tumulong. Iilan na lang ang taong tumutulong. Iba yung may kakayanan. Kaya nga inahamon yung mga mayayaman eh. Regardless of kung ano man, kung sino man si Francis Leo Marcos, papangkap man siya o hindi, ang punot duli dito, ang bottom line is yung pagtulong sa kapwa. Doon sa mga taong may kakayanan. So ngayon, diyan natin makikita at lumalabas yung mga taong may talagang puso sa pagtulong sa bayan. Diba? Senator Manny Pacquiao, alam natin galing sa hirap, pero siyempre, kaya niya patunayan na nakakatulong siya. Diba? Eh, sabi niya nga eh, regardless of what, kahit maubos yung kayamanan niya, maghirap man siya muli, alam natin niya na kaya niya mag-survive. Eh, paano itong mga taong ito na merong silver spoon sa mga bunganga? Sa susunod, papalitan natin yung silver spoon, gagawin natin mga sandok, mga ayok. Diba? Sa kanila lang nila yung pera nila. Oh, hindi biro kasi yung ganitong bagay eh. Ang dami nang nagiging problema natin. Oh, kailangan pa natin acquire yung mga pang-testing kit, yung mga PPE, protective gear, protection, hindi lang sa pagkain. Marami sa ospital. Kasama ko dito, nagkukwento sa mga napapanood niya. Ayan. Diba? Marami nagre-resign. Nagre-resign ng mga nurse dahil nga sa kalagayan nila, delikado. Pero yung talagang support para sa protection nila, wala na lahat. Yun na lang ang ginagawa nila, hirap sila. Pero sa atin, sa part natin, tingnan mo yung iba, ang titigas ang ulo, nasa labas pa. May sabihin nila na magugutom sila, pero may panginom sila. Hindi marunong sumunod. Yun na lang gagawin nila. Pagay ang batiko sa government, pero sila mismo, sarili nila, wala naman silang naitulong. Yan, dyan tayo magagaling. So, bakit natin sinasabi yung reaksyon ng mga ganito? Para, siyempre, mabigyan niya naman natin ng justification yung panawagan ng iba na magtulong-tulong. Tumulong sa mahihirap, tulong sa mga mamamayan natin. Yung nagiging problema sa atin eh, bago nga dumating yung mga relief goods, yung mga tulong na inihintay natin, yan sa SSS, yan sa TSWD, ang problema, lahat nagkakaroon ng delay kasi marami pa tayong inaasikaso. Wherein, kung talagang gugustuhin natin, matagal na pwede nating maibigay yan. Isang release lang yan. Ang hirap eh. Mahirap maging mahirap. Pero mas mahihirap ako kung mayaman kayo, wala kayo na itutulong sa mahirap. Oh, so ngayon, magkakaalama, pagdating sa darating na eleksyon na susunod, alam nyo na. Diba? Yun lang naman yung mga sinasabi natin. Pero talagang, yung iba, talagang matitigas yung puso.
Ayan. So, paano natin gagawin ngayon? Oh, ngayon, sa kagaya nating mayayaman. O, diba? Ako, aminin ko mayaman ako. Diba? Oh, pero ano ibig sabihin? Ang kayamanan hindi lang naman nasusukat sa pera, kung ano meron ka. Ang kayamanan, nasa puso yan at nasa pagtulong sa kapwa. Mayaman ka sa kaibigan, mayaman ka sa pagmamahal sa pamilya, at higit sa lahat sa Diyos, yun ang pinaka-importante. Diba? So, yun ang dapat natin gawin. Sabihin natin, wala kang maitulong. Ako, sasabihin nyo, wala rin naman ako maitutulong. Hindi. In your simple way, dapat maibigay mo pa rin yun sa kapwa mo. Kina-challenge kayo, dapat ibigay nyo na ako. Talagang may malasakit kayo sa kapwa. Isang pagtawag lang sa inyo, alam nyo na dapat eh. Naghahamon nga si Jorme, isang buong sahod nyo, ibigay nyo na sa mga constituent nyo, sa mga nasasakupan nyo sa bayan. Kung talagang nagmamalasakit kayo, gagawin nyo yan, walang double na pag-iisip pa, walang pagkasalang alang gagawin natin. Yan. Yung iba gustong tumulong pero wala rin naman talagang pwedeng maitulong. Maliit na paraan lang. Pero yung mga malalaking ano, gawin nyo. Diba? Oh, ang dami nga nang nagsasabi niyan pagdating sa mga issue na maikinabang sila, ang dami yung umiepal diyan sa gobyerno, maraming nagpapa-fraud. Pero pagdating sa mga bagay na ganito, wala. Gusto ko nang tapusin eh, gusto kong katapusin sa ganitong level, pero wala, talagang paulit-ulit eh, ulit-ulit lang sa isipan natin na halos mahirap ka na nga, namamalimos ka pa ng pagtulong. Wherein dapat para sa atin lahat yan. Diba? So, yun lang yung ano natin. And, napakalagang bagay yung pagtulong po sa mga lalong, sa mga walang kakayanan, sa mga mahihirap. Kasi biblical din naman yan eh. When you help poor people, sabi ng Proverbs 19:17, he who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given. Yan po. So, hindi na natin pinag-usapan kung seryoso ba o hindi, o kung ano man yung challenge na gusto nyong gawin. This is biblical. When we lend to the people, we lend to the Lord. Diba? O ngayon, makikita natin on the other side, may mga tao nagbibiro pa sa group, ganito, ganyan, hinahamak ang mahihirap. Ang dami naman dating dapat pagkaabalahan eh, hindi yung ganitong bagay. Not to this point, this is a serious matter sa mga oras na ito, na yung kalagayan ng mahihirap. And we need to respect them as a human being also. Proverbs 14:31, sabi din, he who oppresses the poor shows contempt for their maker, but whosoever is kind to the needy honors God. So, lahat po yan, biblical. Hindi sinasabi lang natin yan sa ating mga sarili. So, kung ano yung kagaya nga ng alam natin, di ba? Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo rin sa kanya. So, kung wala kang pagkasalang-alang, wala kang puso para sa mga kapwa mo, sa kababayan mo, sa mga tao na nangangailangan, wala ka rin pinagkaiba dun sa mga taong walang Diyos. Pero sinasabi nila na maka-Diyos sila, pero wala naman sa gawa. So, it's about time na maraming nananawagan at panawagan, pero ang tanong dyan, ilan dun sa mga nananawagan sa inyo ng pagtulong ang binigyan nyo ng action? Nag-respond ba tayo? At in a moment, when you watch this video, dapat alam na agad, alam natin, cellphone natin, pwede na tayo agad mag-dial. Eh. Dito sa ganitong foundation, ipadala na natin ganun. Gawin na natin. Wala nang ibang hintayan pa. We did not, yun na natin kailangan pang maghintay na kung anong mang challenge niyan. May aman challenge, may kaya challenge. Lahat ng challenge, nasa time of challenge tayo ngayon. So, lahat yan, alam na dapat natin kung ano yung dapat natin gawin. So, yun yung sa akin na masasabi. Wala tayong match time eh. Pero kung ihimay-himayin pa natin to, napakahabang usapin to. Pero isa lang ang pinaka gusto kong i-emphasize, yung pagtulong natin sa kung ano man ang pwede nating gawin, kung ano yung makakaya natin. So, regardless of what ang status mo sa buhay, marami tayong magagawa para makatulong. Pagsunod na lang sa government, malaking bagay na yan eh. To ease their burdens. Pagdating sa peace and order, pagdating sa sa kaayusan at kaligtasan sa oras ng crisis ngayon ng COVID-19, we don't know what will happen next. And even for myself, hindi namin alam. So, ang tanging magagawa lang namin ngayon is a prayer para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa mga kaibigan natin, sa kapwa natin, at sa, syempre, lahat tayo, sa buong mundo na rin. So, yun ang gagawa natin. We are not saying na maging masaya pa rin tayo
to do our regular lives sa bawat buhay natin. No? Kung nag-TikTok kayo dyan, kung nag-FB kayo dyan, kung nagbibideo kayo ng sarili nyo, you can do whatever you want. But we need to make sure that at the end of the day, meron pa rin tayong nagagawang mas kapakipakinabang na bagay. Yun naman po. Hindi naman tayo KJ. Lahat tayo gusto nating maging masaya. But we need to make sure that we have something, we have sympathy dun sa mga mas importanteng bagay, which is pagtulong sa ating kapwa. Panalangin, number one na yan. Kung wala kang pera, you can pray. So, maraming paraan. So, yun lang yung masasabi natin. Sa ating mga next video, we will give another reactions. Gusto ko pa nga eh, di ba sa segment natin, sinusunog natin. So, we will not do that for now. As much as I want na makapag-record pa tayo ng vlogs and video, and dahil busy nga tayo, kahit pa paano, at least in a little bit time makapag-share ako sa inyo. So, nagpapasalamat ako for the supports sa mga subscribers natin na nandiyan dyan na patuloy na naghihintay sa ating uploads. Salamat sa inyo. And kung ikaw naman ay ngayon pala naka-tune in sa ating YouTube channel, you can subscribe, hit notification bell, and like and share para lagi po kayo updated sa ating pong mga video na ilalabas. So maraming salamat po. Until our next video, good morning, good evening, good day, and God bless you. Keep. Hey. Before natin makalimutan, happy birthday po kay Ma'am Nate Ablanya, admin namin sa GC. And salamat po sa inyo pong pag-assist sa amin. So, di ko nasabing kung ano pa yon, pero marami po kayo naitulong sa amin. And we continue to pray for the safety, good health, and success sa life na inyo pong tinatahak ngayon. And then dun sa pagtulong nyo sa iba pang mga kasama sa GC. Salamat po sa inyo, Ma'am Nate, for the patience and help and assistance. Walang sawang pagtulong sa amin. Kahit na kayo po ay busy, kahit na kayo po ay maraming ginagawa, and you did not forget to assist them. So maraming salamat, God bless po, and stay safe.